Ayan yeah, mga riders, actually, sinabi ko first time na may akit si Suki sa Baguio, actually, totoo yun. Marami na kami napuntahan dito sa mundo nito. And, kailan 8 years old na siya, actually, 2015 model ito. Kung totoo sin, mga riders, kaya naano din ako sa pag-akit nito. Kasi nga yung clutch nito, hot clutch cable, pressure plate, lahat-lahat na. Kung tutusin, hindi ko pa napapalitan. Mga tanga talaga mga ibang driver. Ayun, hindi ko pa napapalitan buhat nun. So, although, pwede mo sabihin, wala pa naman ako clutch sliding. So, okay pa siya. Considering dalawa kami laging buong biyahe, ilan na din mga bundok yung inaakyat namin. Ay, nakikita nyo siguro sa ano sa paag video namin. Inaakyat namin doon. Hindi siya nahirapan. And this time, ano na kami? Punta na kami ng Baguio. Dadaan kami ng Via Clark. Sayang na hindi kami lang pwede mag-expressway. Pwede nga lang. Pero okay lang. Para magandang views para sa inyo, mga riders. City views? So yun nga, sabi nga. For the views. Pero shoutout sa JG. Ano yun? Super Mart or Super Mall sa super, Shopee? Wow, Superstore. Ah, Superstore yun. Tama, thank you. Kaya maganda may assistant ka lagi. May instant correction. May fact finder. So, yun, JG Superstore. Thank you sa kanila for the and Lazada for the speedy delivery nitong DJI mic. Within 3 days, na-deliver kagad. And kay JG naman for having stock. Kasi dito ko sana bibilin locally dito sa DJI store dito sa SM Mall. Kaya lang, wala silang stock lagi. Matagal ko na inaabangan. Laging out of stock. Marami siguro bumibili. Ayun na ano namin. And finally, sawa na ako sa kakahintay. Check ako sa Lazada. And JG has stock. Which is cool. As binili ko, 3 days later, nasa bahay na. And kudos sa Lazada. Even Sunday, nagde-deliver sila. So, please kahit paano. Nag-enjoy kami nung dumating. Na-unbox namin kagad in on a Sunday. So yung video nung unboxing yun, kakarating lang talaga nun. So actually, ito yung actual test na ng DJI din. So malalaman natin yung wind noise, saka kung nadidinig pa yung boses ko. Yan, 19 kilometers. Malakas siya mag-pick up ng wind. Malakas yung wind or yung mas kuha niya yung boses pa rin over the wind. Yan na sunrise. Although sana nakuha namin yung actually sa musika pala. Dito kami dadaan sa may service road ng Mabalacat, Clark, Mabalacat. Liko-liko na. Come on, guys. Ah, shit. Me.
Street. Ay, banking ng banking pagpababa. Basta ba wag ka lang magmamadali eh, okay lang yun. Hindi naman tayo magmamadali to. Ayan mga riders, nasa Mabalacat na din kami, MacArthur Highway, and it's 6:29 na ng umaga. So, pagdating namin ng banban, magpapa-refuel kami doon. Sarap talaga magmotor, no? And ganito lang. Kasi ang baho mo dyan. Wow. Ngayon, saan galing yung baho din? May tambaan yata na. Kabaho? Pas mo na yung visor. Kaya may sinusuntahan tayo truck ng basura dito. Wala naman eh. Wala. Mga riders, baho dito sa lugar dito. Ayan. Parang may dumaan yata ng truck ng basura. Sipin mo, no, araw-araw pang ganyan, naaamoy mo yun. Kakasakit ka. Ang paa ko yung dumikit sa ilong ko. Hindi, meron tayo, may dumaan dito, mga truck ng basura dito, gaganon lang yan. Hindi pa nawawala yung amoy. Ngayon mga riders, nagpapagas muna kami dito sa Petronio. As you can see, oh, dito kasi mura ang gasolina eh. Compared sa hangin na. Ayan mga riders, see you guys later on the road. Ayan mga riders, tapos lang namin magpagas. So as you can see, full tank na kami. And entering na kami ng Banban Tarlac. O probinsya ng Tarlac din. Ito yung unang bayan ng probinsya ng Tarlac, galing dito sa Pampanga. So, ayan. Ganda ng tulay nila, no? Checkpoint kagad. Ano kaya ang tinitignan dito? Ah, nakasineras kasi siguro. See you guys later again. Yeah, andito na tayo sa lungsod ng Tarlac. Welcome to Tarlac City. Yeah, pretty much welcome. Ano mga riders, ito lang siguro ang bayan na iniisip ko. Eh, nakamahabang dadaanan parang. Ako, feeling ko lang. Dulo-dulo ang tagal para makalabas ka dito sa Tarlac City. Parang haba-haba ng daanan. Mga riders, naghahanap kami ng kalenderya. Kaya lang, bago ko makita, baka nalabas ako na. Assistant ko sa likod, di tumitingin. Ako na nga magbabayad, ako pa ba dito? Ayun, ang daming kalenderya dyan dito. Wala dyan. Ayan o, may Starbucks na kalenderya. Jollibee kalenderya. O, Max kalenderya. Ayan o, McDonald's kalenderya. Ayan mga riders, ang ganda yun, wala pa kami nakikita ng kalenderya. Wala kang, dito banda wala. Paglabas na natin. Ah, paglabas. Okay. Oo. Meron kasi kami binabalak bilin ng motor eh. Kasi si Miss G gusto magmotor na din. Yan lang, gusto niya maliit lang. Para makapag-practice. Eh ako naman, gusto ko din bumili ng motor na pang-expressway. Ang pinupulsoan ko eh si bagong CF Moto 450NK. Ganda siya. Eh, kumusta naman yung gusto ko? Alin? Alin yung gusto mo? Si TR Kiko. Ah, TRK mo. Okay naman ang TRK. Kaya lang, siyempre, yun, that's 399. Ay, actually, 379 yung isang model na TRK. The non-X version. Kaya lang, siyempre, that is still 399. Army Navy. Sabay pa yun, ha? Army Navy. Wala tayong budget. May banded lang budget na. Gaya kami mga riders, pwede lang namin gastusin habang nasa daan, 500 lang. Dati ano eh, 200 lang. Ang gandagupan yun. Gandagupan lang yun.
200. Eh, eh, punta kami ng Baguio. So, na-upgrade yung ano, yung budget. Pangkain lang namin yung Himala, walang traffic na yun ha. Normally, ma-traffic itong lugar nito. Sa next bayan na lang tayo mag-ano, maghahanap ng kalendira. Sigurado doon meron makikita naman. Kaya mga riders, makahanap din kami ng kainan. Nandito na kami sa Girona. Ito, hindi namin alam ang pangalan. Pero, nandito na kami sa mga kainan. Kagaya ng sinabi, hanggang turo-turo lang kami. 500 lang daw ang budget. Okay guys, kain na muna kami. Pero tignan natin ano ng ulam muna. Buksan mo. Mm-hmm. Ay, nakaharang. Yeah. Balon-balonan. And, ano ito? Baka. So, isang kanin. Kaya, kakain muna kami mga riders. Teka lang, magtanggal lang ako. Eh mga riders, kakatapos lang namin mag anong tawag natin dito? Brunch? Almusal. Almusal tanghalian o semi-tanghalian. Well, anyways, kumain na kami para mahaba-haba ang biyahe. Kailangan natin makarating ng Baguio bago magtanghali. Tapos pagdating namin ng Baguio, yun, maghahanap pa kami ng matutuluyan para yung ibang gamit ma-check-in na. Ganda lang ang simbahan nito mga riders. So, pag ako napapadaan talaga dito na gusto ko tingnan ito ang simbahan. Diyan tayo magpapakasal? Goodbye, Girona. Welcome to Paniki. Ayun mga riders, tapos na kami sa Moncada. Nakalabas na kami. Kaya lang, walang alam. And dito na kami sa bayan ng Happy Motoring. Ayun, ang daming motoring, oh. Ay, ala, yun ang nakita ko, eh. Ayun. Hey, nandito na tayo sa Pangasinan, Rosales, Pangasinan. Yeah, welcome to Pangasinan. Hindi na sila pinalik talaga yung arko ng Pangasinan. Hey mga riders, nakalampas na kami ng Carmen. Papunta na kami ng Villasis. Ito yung tulay nila dito. Sa wakas, nandito na tayo sa... Saan? Ordeneta. Ito? Wow. City of Ordeneta. Okay. At least nangangalahati na tayo sa ano, sa destination natin. Pagdating natin doon ng 11, tama-tama, mananghalian na rin. Dear, you like to do the honors? Sabihin, bakit ba tayo talaga pupunta ng Baguio? Hindi uh-huh. Para sa pasyal lang pagpunta namin sa Baguio. Hindi para magmotor lang talaga. Hindi. Hindi para magmotor. Hulaan nyo, hulaan. Gusto nyo hulaan. Hindi produkto ng Baguio yung pupunta na. Kahit sa Angeles mayroon. Kahit sa Angeles mayroon. Saan? Saan? Kahit saan? Kahit saan meron. Pero this one, gusto lang namin pumunta ng at bilhin sa Baguio. Ang produkto na yun ay, Dio, sabihin mo na. Mamaya guys, makikita nyo din. Oh yeah, mamaya na lang daw. Pag nasa Baguio na kami yun. Pag nasa Baguio. Pero hindi para sa pasyal yung pagpunta namin. Para lang doon sa isang bagay na yun, sa isang ano na yun. Pinagandaan. Pinagplanuan. Para lang doon. So mamaya nyo na malalaman nyo. Okay. Dito na muna. Kasi mahaba-haba itong traffic nito. See you on the other side of Ordeneta. Yeah mga riders. Nakapag-recharge na ako ng Gatorade. Si Misty Libobitan. Eh mga riders, nandito na kami.
papasok na kami ng La Union. Yeah, malapit na kami sa Marcos Highway. Pahinga lang kami sandali bago umakyat. Okay, mag-change na. Change na SD card, micro SD card. No memory nito para sa mga packet. Nakikita nyo. Kaya mga riders, nakano na kami. Nakapagpahinga na sandali. Nakapag-oxygen na natin si Miss G. Oxygenated na siya. Gising na naman. Last oxygen na yan hanggang bukas. Andito na kami sa paanan ng tawag nito, Marcos Highway. Okay. Ay, naku, ito na. Hindi pa nga tayo nakakaano. May traffic na. Ano ba yan? Marami pa. Get it. Hindi naman yung packet, yung truck. Sana ganito hanggang umakyat, walang kaproblema-problema sa langit. Malamig naman ah. Oo, oh, masarap yun. Malamig, tas araw. Perfect day! Yeah, tingnan mo, ganda ko. Wala ko, no? No clouds. Hindi natin alam pag-akyat. Nga naman pala hindi ko sinuklit na yung ano ko, no? Cellphone ko sa ano. I don't know. Ano ba, madali ka kasi. Ba? Ikaw lang nagmamadali. Hindi na madali mo kanina. Pwede naman tayo huminto tapos yung suklit. Hanap lang tayo na paghihintuan. Ayan. Yan talaga ano, unplanned. No parking daw. Ayan. Dito tayo. Yeah. There. Lagyan mo ng ano yung cellphone mo. Okay, mga riders, into lang tayo sandali kasi si Miss G may balak maglagay ng cellphone. Magre-record daw siya. Paano ba to pataas? Ha? Yeah? Pataas. Tapos biglang naipit yung kamay mo. Biglang naipit yung daliri ko sa Tina siguro hindi na malaglag. Ano yan? Basta suksok mo na mabuti. Ayun, nakasuksok na, nakatiin na. Nakatayo na siya? Oo. Ayun. Sige, go na tayo? Go na. Okay, go na kami mga riders. Go na. Ready na siya. Kanina pa ako ready. Paakyat na. Well, slight. Excited siya ka pa. Wala pa man. Kapag na. Agad-agad na paakit. Wala pa man. Slight nga. Slight ka. Slight. Excited. Slight. Mga riders, slightly tayo paakit. O slightly din yung ating mga twisties. Oh? Talaga sa susunod, bibili na ako ng ring sa puwet ko. Ano? Ring. Anong ring? Yung parang ring light. Lalagay ko sa puwet ko. May ilawin mo yung puwet mo. Hindi kasi. Di ba pag may ring, so nakashoot yung puwet ko doon. So hindi siya uusod-usod. Hindi siya nadudulas. Mabigat kay mabigat yata yung kabilang side ng puwet ko eh. Lagi siyang sa kaliwa, nalalaglag eh.
Mamaya nga pagdating doon, tignan mo nga baka tumataba yung kape. Hindi na nagpantay. Ano, paakyat tayo ng bagyo. Naligaw tayo sa paakyat pa lang. Ay nako, ewan ko na lang sa'yo, dear. Saan tayo nakarating? Pwede na ako mag-live niyan. La-live daw siya. Ano to yung paakyat? Isang oras? Ah, siguro. Sa atin, no? Isang oras. So, kotse, 45 minutes. O ba tuloy pag sa motor? Isang oras? Kasi dahil mas mabagal tayo. Unless naka-big bike tayo. Ganun ba? Mas mabilis nga tayo maka, ano eh, maka overtake eh. Sira ang ganda. Kaya lang, mas nakakatakot mag-overtake sa motor. Kasi kagaya niya, no? Tingnan mo magdulas ng tubig. Kaya mga riders, oh, titibay talaga na ito. Tapos akit sila ng bago. Kaganyan lang. Siguro, ginawa ako na isang buwan yan, dear, no? Payat na ako siguro. Ay, iwanan na kita noon. Wala ka na si... Wala ka ng tiyan. Kaya mga riders, nadilig nyo. Hindi pwede mo wala ng tiyan ako. Kaya yung tiyan ko, by request yan. Ano yan? Nagpupa? Kaya? May truck kasi. Hindi sila dumidikit. Dahil kaya. Minsan, mahirap umusaan. Lalo na kapag paakit, no? Mabitin ka, no? Sabi yun, matatanda yun, nakabike ko. Siyempre mo gagawin mo yan. Pagakit mo doon, kahit, tapos baba. May gas pa kaya tayo pagdating natin sa taas? ilang ano na ba yung nabawas? 1/4 nabawas. Ay, mayroon ba yan? Eggs for sale. Akala ko, pandinig ko, eggs for sale. Daming ginagawa din ng kali na yun. Kamusta na? Akyat tayo no, ng bagyo, no? Pagkatapos ng ano, binagyo sila. Diba? Kaya itsura na. Ang bagyo, hindi mahirapan mag-recover. Kasi ano yung tawag ito? Maraming turista sila eh. At saka hindi maaapit ito. Ang pangalan na nga lang bagyo na ay! Pangalan na nga lang. Araw-araw. Hindi ka pa nagla-live. Hindi pa. Mamaya. Mamaya. Wala pa tayo doon sa ano eh, ikot-ikot. Sa ikot-ikot? Sa zigzag. Ito na nga yung umpisa ng ikot-ikot na yun. Pag hindi na kayanan diyan, maglalakad ka pa akyat. Akyat ka, pa, naglalakad ah. Nahirapan si Zuki, ikaw akyat. Ba yung data mo? Oo, hindi naman ako patay yun, di ba? Tingnan mo yung signal, baka mahina. Wi-Fi. You know, the Lubac. Lubac. Buti na lang mga riders. Bago pa yung gulong. Dalawang buwan pa lang. Kalubak na daan. Lubak na daan dito. Hindi kaya din lang repair. Ngayon mga riders. Nakakatawa mo, kung minsan yung iba, naka-SUV na, takot sa lubak. Di ba? Makaahid na tayo. Sina, nata-traffic pa doon sa likod. Ang mga riders, ganyan, ang ano, talaga nagmumotor. O, walang traffic, o. Oh. Nata-traffic lang pala doon sa mga lubak. O, yan, mga riders, turning right na tayo. Literally, ito na ang umpisa talaga ng
zigzag or twisties. Kailan tayo makalo, mauna dito sa track. Alikot! Huwag ka ma... mga riders, last time pumunta kami dito, kukuwento namin sa inyo. Nakamotor kami. Naka ano lang kami din, naka scooter din kami na ano, na 150cc. Dear, sigurado mo ah, huwag ka magpapuwing ah. mga riders, pag-racket namin doon, napuwing. Nasira yung isang araw. Hanggang sa pag-uwi? Pag-uwi. Uwi na kami sana. Alang wala. Hindi niya daw matiis. Na-hospital di oras. Although, kagandaan doon, 20 pesos lang ang binayaran namin sa hospital. Doon sa Baguio Gen. Shout out sa kanila. Ang ganda ng servisyo. Mas mahal pa yung nireset ang gamot. Yun, 250. Alam mo, gusto ko nagbabanking-banking pag-packet. Ano mga riders kayo, ba? Pag nagbabanking, gusto nyo yung packet o yung pababa galing sa bundok? Mas gustuhin ko na yung packet. So, mas kontrolado ko. Yung pababa, ano eh. Nakakatakot. Mas ayoko yung ano. Ayoko din yung pababa. Bakit? At least, ano lang, hindi ka na masyado nagpipreno, hindi ka masyado, gas lang ang katapat eh. Fog. Saan na tayo? Nasa Baguio na ba tayo? I mean, nasa taas na ba tayo? Malamig no. Hindi pa tayo dumaan pala sa, ano. Malubok yung kanyang kotse eh. Naiinip yung bus sa likod. Gusto mo tubakbo, nakangiting ka. Gusto na kami sunsurin dito sa likod. Didinig ko na siya eh. Oh, na yung gumagano na, no? Sabi mo, ano kaya, siningitan mo, tapos hindi, bagal-bagal mo. Mainit pa nga, oh. Ha? May araw pa nga. May araw pa. Ito, nag-waste ito. Nag-waste. Butay, ibig sabi, bakit ka na lang naligaw ka pa? Nahanap niya yung Baguio. Kanina pa daw siya. Kanina pa tayo ano dito, kaliwat kanan. Hindi pa natin nakikita ang Baguio. Baho. Baho? Ano nangyari sa dito? May picture-picture naman. Tayo, hindi pa tayo minto sa picture-picture natin, dear ah. Ay, ayaw minto ni Suki, magawa mo. Inahabol tayo ng bus na yun eh. I love to ba? Inunahan mo daw eh. Oo, oh, ayan o, oh, nakabuntot sa atin o. Oh. Galit yata. Dear. Bakit, dear? Ayaw ka na naman. Opportunity ko na malampasan yung bulletin na Raptor na ay. Ano ito? Yung mga gulayan ito. Alam ko, malapit na tayo doon sa ano eh, sa tunnel. Ito na yung gulayan. Likot ng puwet po. Ay. Ano? Sabi ko na, malapit na tayo sa tunnel. Ah, putang ano, huwag sana matrap bucket. Oh, ano yan? What's wrong? Masikip ang daan. Ah, mukhang mabagal din yung bucket doon, no? Oh, ay mabagal nga. Which I don't like. Ah, may nasiraan sa loob ng tunnel. Baho! Ayan o. Ayan yun. Yung ano yung truck. Ayan yun. Oo, oh, ayan o, sira. Ay, kabaho! Hindi yun yung ano, yung isa yung dumaan. Yun yung shit. Sakit sa ilong.
Sakit sa ilong nung ano, yung amoy dito. Eh, talaga sakit sa ilong yung clutch dito. Talagang doon pa siya nasiraan eh. Oo. Oh. Yeah, hindi ka nagbibigay eh. Kaya pagdating sa kailangan may ano siya, yung ano sa reflector sa likod, pagdating sa gabi madilim ni. Sigurado man para kang bumuko sa patira. Dire-diretso ka nung balik ka doon sa point ng truck. Maalala ko dito talaga dati yung mga tao na mahilig mag-overtake, yung nag-overtake dito. Sinalpok yung motor, lipad yung motor. Alam mo, buhat nakita ko, may phobia ako talaga sa tulay nito. Yan gusto hanggat pwede, meron ako sinusundan na isang sasakyan. Kasi sigurado ko lang ang overtake. It's 11:30 na, guys. Sa bagay, malapit na rin lang naman tayo, di ba? Malapit na tayo sa tuktok. Kailang naman tayo matagal eh, dahil nga ganito, mabagal yung ano, madami masyado sasakyan. Kaya tayo natagal eh. Pero siguro nakakotse tayo ka. Nandun pa tayo sa... Ay sigurado, nasa paanan ka pa rin ng mundo. Nagkaano pa tayo. Sigurado lang. Ano ni... Traffic ng Baguio. Bako. Siyempre, lahat uminit ang mga ano, tumbong yun. Sisiw lang pala kay Zuki yung Baguio eh. Kahit matraffic eh. Hindi man pinagpawisan. Nag-enjoy pa. Nag-enjoy siya eh. Parang sabi niya, ito ang gusto ko. I like it. Aha, aha, aha. Tanong ka. Ano? Dami din ng kamotor. Ay, sakit sa puwet. Saglit din ha. Oh. I-stretch ko lang yung pa ako. Ay, nangalay. Ayaw mo ikaw magtanong yun. Kasi ayoko. Ako nakatali pa ako dito eh. Ayoko. Ay. Ikaw na, ay! mga riders, mag-i-inquire lang kami ng kwarto. Ay! Sige. Yeah, mga riders, hindi muna kami mag-motor. Maglalakad-lakad-lakad muna kami dito sa Baguio para ma-enjoy naman at ma-exercise. Eh, si Miss Gio, walking, balot na balot hanggang ulo, giniginaw daw. Right now, ang first destination namin, punta muna kami ng SM. Magla-lunch kami sa SM. Well, lunch and dinner sabay na. And merienda time. 1.2 kilometers to. Ngayon mga riders, nandito na kami sa ano to? Rotonda. Ano? Sa Banapenga Park kami. Malamig, malamig dito na yun. Ano masasabi mo, Miss G? Malamig. Malamig. Tsaka gutom na naman ako. Gutom na talaga dahil wala pa tayong ano lunch. Oh, hindi pa kami nag-lunch, merienda. So, ito yung ginagawa namin. May hoodlum ako kasama. May hoodie. Mga riders, mamaya na lang. Pagdating namin ng SM, kita na lang tayo doon ulit. Kaya mga riders, malalaman nyo na bakit kami pumunta dito talaga sa Baguio. Makikita nyo na saan, the reason why. Saan yun? Sa taas pa? Oo. Malalaman nyo na bakit kami talaga bumiyahe ng Baguio. Malapit na. Ilan akyat na lang. The main reason. Kaya mga riders, nandito na kami sa Jerry's Grill. Order muna kami ng pagkain. Linis ako. Likot ng table. Mamaya guys, makikita nyo yung ano. Why are we here? So guys, kakain muna kami. Order muna kami. Mamaya.
See you later. Kaya mga riders, yun ang kakainin namin. Dalawa lang, hindi naman kami ano eh. Carnivorous na lang kami. Ayan, lechon kawali, saka sisling bulalo steak with garlic rice and plain rice si Miss G. So yan si Matakaw. Ayan. Tapos at the same time, nanonood ka ako ng review ng NK 400. Ay, sorry, 450 NK. Be correct. Okay? So, kakain na kami, and later, mag-ano na kami dun sa... And mga riders, tapos na kami kumain, so ayan. Ubus. sinimot na yung pagkain. Although, may take-out. Nalaulan na na naman. Nagtira. Ayan na. Yung bakit kami pumunta lang ng Baguio. Ayan, mga riders. Yan lang ang pinunta namin dito. Yan ang nagsimula ng plano namin pumunta ng Baguio. Naubusan na kami sa bahay, so imbis na bibili na lang sa Jerry's Grills doon sa amin, sabi namin mag-ride tayo sa Baguio. Ayan, bumili ako ng limang ganito, guys. Ayan, bumili na ng lima. Ayan, lima. Para tumagal-tagal. Siya naman din daw magbablog ng sarili niya. Ayun, sa akin hindi. Nakalabas talaga lahat. Ayan, oh. Binili niya. Sipin mo lahat binili niya, oh. Oh. Hindi na nakikita yung ganong kalayo. Liwanag. Sayang. Ay, mga riders, nakabalik na din kami sa kwarto. Ayan. So, nilakad namin buhat, SM ang yun dito. Nung umulan, meron pa kami nahintuan na isang resto bar. Nakapag isang Red Horse pa kami. Nagayon, so, para lang makaupo. Para lang makaupo. Kasi it's raining. Ayan. Ayan. Para makita mo yung kwarto namin, ayan. Okay, so yan. Ayan ang kalat namin. Parang yung kama. Yung CR, pakita mo yung anan ni Miss G. Yung kanyang pwesto. Ayan, tapos yung PC. Para makapaglipat. Hindi namin napakita kanina kasi pagod na kami. Pagod na kami kanina. So, ito yung CR. Secret hideaway. Miss G. Ayan, ilaw. So yan, nandun yung helmet, wala kaming TV, pero isipin mo, may aircon dito sa loob ng kwarto, nasa Baguio tayo. Ayan. Simple lang yung kwarto, okay yung kama. Okay, so guys, see you in the morning. Magre-rest na muna kami ni Miss G. Okay, so guys, thank you. See you again tomorrow. Good morning mga riders, hinihintay na lang namin yung breakfast namin. Although si Miss G hindi daw magbe-breakfast, kape lang daw siya. Ayan ang kape namin. So hintay-hintay lang tayo. Di pa ako nakakaligo. Mamaya na ako maligo. Ayan mga riders, good morning. Paalis na kami. Ayan, dito kami sa Marian Plaza or Marian Plaza may military cut off. Stay kami dito overnight. May sila dito restaurant. Maganda siya dito, guys. Kung gusto niyo magpunta dito, highly recommended. Ayan si boss Miss G. Ayan, siya. Naghahanap sa ways. Okay. Papunta kami ng Mines View nito. It's oras na 9:40 ng umaga. Pinapainit lang namin si Zuki. Ayan mga riders, makalis na kami sa hotel na pinag-stayin namin sa Marian Plaza. Hindi ko sure kung paano pinapronounce yun, pero okay siya dun. May free breakfast pag overnight stay. Right now kasi naka-promo sila, so naka-discount kami. So South Drive. Sundan lang natin itong bus. Doon ba papunta yan? Ewan ko. South Drive yung bus eh. Loko. Hala, doon din.
Ay, yun ang sinasabi kasi. Ay, tama. Oh, mali. Doon pala yun. Mali. Doon. Akit tayo doon. Bigat pa naman natin. Mahirap mag-U-turn na mabigat. Ayan, dyan pala. Ayan, tama ito. Oo, ayan na. Tuloy-tuloy na yung blue niya. Kanina kasi nag-loading. Kaya nawala. Kanina, loob mo ako dear. Ang klaseng navigator to. Ay, nako. Uy, sayusin mo, lo, mapapagalitan ako sa'yo. Kaya mga riders, yung akin navigator, nako, wala ka. Huwag kang mag-alala, kasama yan sa ride yung naliligaw. Sabi nga nila, hindi adventure kung hindi ka naliligaw. Sana minds view? Diretso. Diretso? Sure ka? Oo. Tapos? Diretso. Diretso? Ay, diretso. Ha? Saan paliko, diretso? Paliko, pataas. Paliko, saan? Doon. Doon ayun o, minds view. Mali ka, ayun o. Maya ka. Saan dito? Ito siguro. Ayan, diretso dyan. Diretso, diretso. Iloko. Ang yakan, diretso ka na diretso. Tignan mo yung signage dun. Diretso. Ayan, diretso. Akit doon sa taas. Talaga ang navigator ko na. Diretso, diretso. Diretso ka na diretso eh. Ayan, yun na yun. Yeah. Oh, dito, oh, sundan mind's mo view. Yung pula. Riders, hindi ko kayo nakikita. Mind view. Doon namin iniwan yung motor, smut-mut, si ano, si Suki. And meet na namin yung kaibigan namin. Sila. Ganun nakakrowded din, no? Talagang. Ayun, mag-chismisa ng asawa ko na nadidinig naman ang buong bayan. Nakakalimutan niya. Ayun. Ayun. Ay, lalakad muna kami. Ay. Dito lang. Ayun o. Hello. Hey, man. Dito lang pala kayo. Mga riders, na-meet na namin yung mga friends dapat namin dito sa Baguio. Dapat kahapon. Sarap lang. Sarap sana. Say hi, guys. Tumuloy ng ano. Si Chief Jinky. Hello. Ayan. Na kami dito. Dito lang sila nakatira sa Mines View. Kaswerte naman nila. Mamaya na kami pupunta doon. Ayan. Diyan kami. Yun ang view. Yan. Oh, wow. Ganda dito. Yeah, mag-vlog. So, mili okay, ng bagoong. Ay, sige guys. Jiris. Mamaya na lang. Ayan mga riders. Nandito kami ni Miss G. Ayan, nasa ano na kami. Mines View Park. Tapos na kami makapag-chikan sa ibigan namin kay, ano, kay Chief saka kay Jinky. So, shout out sa kanila. Baka next time, mag-ano kami. Meet up and then maybe camp out kami sa isang lugar. Bili muna kami ng tent. Okay? Let's go around para sa ano. Hindi lang na, hindi lang kami nag-video na kasama namin sila dahil kagigising lang daw. Oo, kakagising lang daw nila. ayaw magpa-picture. Eh, ma, ang sarap ng buhay pag semi-retirement na sila. Wait. Okay. So cute. Gusto niya sana. Kaya lang, nag-ano kami, nakamotor. Paano nilalagay yan? Check out natin yung view. Let's go. Yun lang ang mga halaman dito. Mine's view is not what it used to be. Nandito pa rin yung St. Bernard. Good luck, man. Ayan. St. Bernard. Mamaya makabili nga. Yung mga riders pa ba kami dito. Para dito sa kabila, ang daming tao. Watch your step. Ayan. There you go. Hi. Yeah, the reason para dito sa Mines View Park is to see the mines. Kaya lang, they're all been abandoned, so wala nang mine. It's just a view park na. Dati kasi makikita mo yung mines view. As in, yung mga mines mismo. Ngayon, house na yung... House na nakikita natin. Kung saan dati yung mga mines. Oh, ang daming tao talaga dito sa Mines View, guys. Ano? May horse. May Egret Customs. Ayan, mga riders. Alis na kami ng Mines View. Tapos na kami mag-lunch. So, on the way out na kami. Next pupunta namin is Bell Church. And sana yung aking navigator ay gising kasi busog. Alam mo naman.
kaya yung parking ng motor? Tang. Yung Bell Church and motor ka to kunin mo yung parking. Paano nga kung mayroon ka parking sa motor sa loob? Ah, dito? Ah, dito. Okay. Meron? Ayun, may parking pa daw ng motor. Busin na ka? Beep, beep. Beep, beep. Karabo naman. Beep, beep. Here we go. Ayan. Nakarating din tayo. Ayun. Ayun, yay. May motorcycle parking. Siguro pwede dito. Andito na kami ni Miss G sa Bell Church. Or, tama, Bell Church. Nakikita nyo na sa background namin. Ayun, somewhere up there. Kikita ba? Ayun, socket na kami. Wala mo lang tayong bit-bit tubig, no? Thank you. Dali na. Ayan mga riders, nandito na kami. May ibig sa taas. Kasi yun na yung pinakatuktok. Kaya kung gusto pa namin umakyat, hinihingal. Dami pa rin umakyat. Hinihingal na ako. Kasi yung galing yung asawa ko eh. Hindi nagdala ng tubig. Dali, hinihingal ko. Tapos dagdag ka po ng dalda. Siyempre. Okay. Eh, baba naman dito. Sila lang, huwag kang tumingin. Next side. Kailangan tumingin sa baba. Kasi, ayun o. Buti na lang, mahangin. Hindi mainit. Here we are. On top. Long way up. And a long way down. Ayan. There you go. Ayan mga riders, tapos na kami dito sa Bell Church. Medyo mambun-ambun konti. Pero huminto din. Sana hindi umukulang kusanin ha. Okay. One more stop, hindi na namin mapupuntahan si Igorot Stone Kingdom ba yun? Tama? Ayan. Kay Lourdes na kasi. What time is it? Already 3:07. So medyo, well, gagabihin talaga kami sa daan. That's okay. Sarap mag night driving din. Huwag lang umulan. So we're going to Lourdes Grotto. And from there, uwi na. Ngayon mga riders, nandito na kami sa Dominican Mirador. Yung mga motor. Saan? Doon? Ayun. Okay. Nakandaligaw-ligaw muna kami mga riders. Nakakatawa. Okay lang. Yeah mga riders, nandito na din kami sa Mirador. Or also known as Lourdes Height. Yeah mga riders, map. Pictures, bad entrance. Kani entrance? 100 per head sir, kung hindi wala kong bayad. Senior PWD with ID 50. 100 per head, 3 o'clock now, 3 o'clock. Dito doon. Dalawa. Nandito na tayo sa Mirador Eco Park. Ayan. Punta tayo sa ano, Bamboo Grove. Lahat na lang. Donut. Na-smoke mo. Traffic. Na-traffic. Picture ka diya? Eh, mamaya naman. Sa laba, sa loob na tayo. Para walang traffic. Video sa akin. So, let's go. Parang ano. Ah, dito tayo din. Let's go here. Wait lang. Meron kaya dito internet? Meron ba? Meron ko nga. Ano, makikita mo naman kung may 4G sa taas. Ganda ng ano dito. Excuse po. It's a bamboo place. Guys. Dami ko ano. Reminds me of a movie. Yan, madilim dito, madilim. Ano? Ano nun? Ronan, 47 Ronan. Madilim siya yung kay, kasi ano, wala siyang Keanu Reeves. So for, maninipis lang yung mga, ano, bamboos. Kulang na lang dito, meron ano eh. You know, Japanese folk song. Let's go up.
Excuse me. Ha? Traffic ka. Dir, ayaw mo ko mag-picture. Lalabas na tayo niya. Wala ng bamboo doon. Babalik ka pa. Eh, pick doon. Doon. Yung walang tao. Buti na lang may hawakan. May hawakan. Chillax muna. Guys, kita na lang tayo sa taas, ha? Tapos biglang may... Oo. Oo naman. Iikot lang tayo dito. Nakakatakot yung bukaan. Okay. Tapos... Basta yan. Labas sa kuweba. Tapos akyat. Akyat dito. Tapos na tayo mag-picture na eh. Ayan, marami pa siya dahil doon. Malawak na malawak nga dito. Kaya lang, hindi na lang tayo puntahan. So lang masasabi ko. Nasusubukan talaga yung range ng ano, ng DJI. Ayun, uwi. Grotto. Di alam doon. Di ba? Oo. Low memory. Ah, 10% na lang yung battery ko. Alright. Sorry guys. Picture na lang. Ayan mga riders, tapos na kami sa Mirador or Lourdes Grotto. Ayan. Tapos na kami doon. Ah, napagod kami. Actually, ah, nakakatawa nga. Sipin mo, dalawang bundok ang inakyat. Ayan, pauwi na kami niyan. Ito, pauwi na kami guys. So, pababa na kami ng Baguio. Sinusundan ko lang si Waze right now at saan kami lalabas. Papuntang Marcos Highway. Ayan, ang nakikita nyo mga fog right now. Isipin mo, tibay namin dalawa. Tibay namin ni Miss G. Hindi, right now, hindi ako nadidinig nagsasalita ni Miss G kasi naka-off yung intercom namin. Naka-ano ako kay, naka-connect ako kay Waze para hindi kami maligaw. And never pa ako nag-exercise talaga na matagal. And for today, talagang literally, sipin mo, walang inom-inom tubig after lunch. Royal na kainom namin. Tapos, nakit namin yung Bell Church. Tapos, diretso yung biyahe, papunta dito sa Mirador. Tapos, nakit namin din yung Mirador. It doesn't look very challenging, pero it is. Kasi, mapato yung inakit. Hindi kagaya kung doon ka dadaan sa harap ng Lourdes Grotto. Makikita mo talaga, literally, diretso pa akyat. Challenging din siya kasi mabato. Pero ang ganda ng scenery doon. Lalo doon sa mga bamboo. Ang daming tao lang. And after that, pagbaba namin, as you guys know, medyo na lobat na yung cam. And right now, it's charging. Naligaw pa rin. Well, malapit namin sa Marcos Highway. Here we are. Marcos Highway na tayo. Uy, ang kapal ng fog, mga riders. Oh. Okay mga riders, baka mag-ano na ako dito, mag-off muna ako sandali. Siguro after ng ano ng bumili ng pasalubong or anong tawag nito, mga gulay-gulay. Mag-ano ako, baka i-waterproof ko sandali si Osmo Actions. Wala na ang gulayan, mag-gulay muna. Okay mga riders, dito muna kami. Mamaya na tayo matuloy. Thank you.
Cubana. Goodbye, and always remember guys, ride safe.